TAXMates, kayo ba ay naiinis or naiinip sa mahabang pila pag pumupunta sa mga BIR district offices? Let's make a leisure inis by booking your transactions ahead of time using the BIR e-appointment system. The e-appointment system of the BIR is a web-based booking calendar that gives you flexibility to book an appointment or time that works best for you. This will make tangle your stress in lining up the long queues. Yes, you've heard it right, TAXMates. Iwas pila sa e-appointment. Saving time and energy is the objective of this program. In this video, we will guide you on how to book your appointment. Let's start! On your browser, type www.bir.gov.ph, then select po natin yung go to homepage. Yan. Sa homepage, scroll down po tayo at hanapin yung e-appointment logo. Click the logo and you will be directed to the e-appointment page. Let's take time to read the 7 reminders po para iwas cancellation or rebook po ng ating appointment. After reading, click Book Now. Yan. Hanapin po natin yung RDO code kung saan po tayo magtatransact at i-click po natin yung Select a Service. Yan, makikita po natin yung 11 transactions po under Client Support section na available po para sa ating appointment. So, meron po tayo ditong Register a Business, Buy BIR Printed Receipts or Invoices, Apply for an Authority to Print, Register Books of Accounts, Apply for TIN for EO98 or one-time transaction, Update of Registration Information, Apply for Transfer of Registration, Update or Change or Replacement of Certificate of Registration, Apply for Closure of Business or Cancellation of Registration, Account Enrollment, Activation of E-Services, EFTS, E-Accred, E-Sales, and Releasing of COR or ATP. Ayan. Kung mapapansin po natin, makikita po natin available po sa next column yung checklist of documentary requirements. Yan, I strongly recommend po na basahin po ninyo at i-open bago po mag-book para alam po ninyo kung complete po yung mga requirements ninyo na kailangan dalhin para sa services or transaction na inyong ibubook. Yan. Ito po yung para maiwasan natin na mabaliwala po yung appointment at mag-rebook pa. Yan. If sure na po kayo, i-ready na ang mga documentary requirements at i-click ang book now. Again, take time to read po no, the BIR e-appointment user agreement. If okay na po, paklik po yung agree. At pag disagree po yung na-click nyo, ulit po tayo sa umpisa. Ayan. So, to make sure naka-appear po sa ang district ang ginagawa nyong bookings, at papipiliin kayo kung ano talaga ang transactions nyo. Ayan. Yung ginagawa po natin na nag-book tayo for registration of business, ikiklik lang po natin yun. Ayan, scroll down po tayo para sa date natin. Ayan. Tulad ng nasabi po natin kanina, ayan. Ikaw po yung pipili at your most convenient date and time kasi ikaw po yung priority dito. Yan. Next po, add po tayo ng details. I-type po natin yung name, Juan de la Cruz. Yan, email address. Address. Pati na rin po yung contact number. Yan, provide additional information po tayo. Ito po yung ano, information ng owner ng business kapag hindi po kayo yung may-ari. Tapos, kapag kayo po mismo yung may-ari, ayan, i-tick mark naman po natin yung box na to. Ayan. Then, click book. Ayan, nakaset na po yung date natin. Para ma-validate po yung bookings, i-check po natin yung email notification po ni BIR. So, i-print po natin yung confirmation na ito at ipakita po sa aming guard para VIP ka na. Tandaan po, 10 minutes before appointment, dapat nasa district office ka na, pero hayaan mo po, willing pa rin po kami maghintay ng 10 minutes after your appointment time.
Kaso, pag wala ka pa rin, regular link ka na po or mag-rebook ka na lang po ulit. Oh, ang galing di ba? Less hassle yan. For more information, kindly follow our page in Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at Twitter or send us message po through our email address at rdo_26css@vir.gov.ph. Till next video, TAXMates!